Hindi ni Alvaro gustong pagbanta nito, subalit sa sitwasyon niya ngayon, hindi niya pwedeng ipakita ang kahinaan niya, lalo pat di niya na alam kung sinong kaaway at kakampi sa mismong pamamahay niya. Maraming salamat sa pagsabi sa akin. Aniya kay Luisa, saka pinanda ng sinandigulong palapit sa basurahan kung saan naroon ang mga gamot na tinapon ng dalaga. Nakakauwi ka na. Si Luisa naman ngayon ang hindi makapagsalita. Hindi niya mabasa ang nasa isip ni Alvaro dahil sa pagiging kalmado nito matapos sa mga sinabi niya. Ano pong pwede kong maitulong sa inyo? Tanong ni Luisa. Kaya muling napalingon si Alvaro sa gawin niya. Wala. Wala kang kailangan gawin. Pero merong pagbabanta sa buhay niyo at binan niyo po ang kalaban niyo dito. May diing wika ni Luisa sa kanilapitan si Alvaro. Hindi ko po kaya manahimik at pagpanggap na walang alam. Hayaan niyo po sanang tulungan ko kayo. Kung sabihin kong pumatay ka ng tao, gagawin mo? Saglit na tigilan si Luisa. Kung gagawin ko po yun, wala na rin po tayong pinagkaiba sa mga kriminal na gaya nila. Sumilay ang ngisi sa labi ni Alvaro dahil sa sagot nito. Kung ganon, anong kaya mong gawin para matulungan mo ko? Anda po ako magsilbing mga paa ninyo. May paninindig ang sagot ni Luisa sa mga sandaling ito. Desididong tulungan ang taong nasa kanyang harapan, yung pangungulila niya sa ama, napalitan ng pagkamuhi at pandidiri. Hindi niya lubos maisip ng amang tinitingala niya ay kayang gumawa ng krimen. Magpasa kamay lamang ninanais ito. Alvaro Alcaraz, isang mabuting tao at mapagmahal na asawa, bilyonaryo dahil sa kumpanyang pagmamayari ng magulang niya na ipinamana sa kanya. Nag-iisang anak kung kaya't siya lamang inaasahang magtutuloy ng iniwan tungkulin sa kumpanya. Akala niya nung una imposible niya magampana ng maayos ang iniwang posisyon ng ama. Subalit nagawa niya tapagtagumpay ang makilala ng buong mundo, ang Alcaraz Mall na ngayon daan-daan na ang nagpatayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lahat na nakakakilala sa pangalan niya hanga sa magiging tagumpay niyang negosyante. Bukod pa roon, meron siyang mabait na asawa na suportado sa lahat ng ginagawa niya at biyanan na nagsisilbing pangalawa niyang magulang. Masasabi na nga niyang perpekto ng buhay niya at wala na siyang hihilingin pa. Subalit gumuho ang mundo niya na maaksidente siya na naging dahilan para maging baldado siya. Doon nagsimulang magbagong lahat at lumitaw ang totoong kulay ng mga tao na sa paligid niya. Yung higit niyang pinagkakatiwalaan, siya ring unang tumalikod sa kanya hanggang sa sunod-sunod na sila. Ang kanyang asawa, biyanan, at kasama na rito ang ilan sa mga naging kaibigan niya sa negosyo na animay kalimutan ang pinagsamahan nila. Sa isang iglap, unti-unting nawala sa kanyang lahat. Senyor? Tawag ni Luisa dahilan para mahintaw si Alvaro sa pagbabalik tanaw sa nakaraan. Narito na po yung tsaa na pinatimpla ninyo sa akin. Pakibaba na lang sa mesa. Aniya habang hindi inalis ang tingin sa lawa na nasa harapan niya. Narito sila ngayon sa labas ng mansyon upang makalanghap ng sariwang hangin mula sa labas. Wari niya ito na magiging paborito niyang lugar sa mansyon dahil sa maaliwanag sa tanawin at sa pagiging kalmado ng paligid. Siya nga po pala, nandun ulit sa loob ng mansyon ang kalagoy ng asawa ninyo. Ulit ni Luisa nang maibaba ang tsaa sa mesa. Seryo ho ang pangalan nito, isa sa mga empleyado ng kumpanya ninyo. Walang nagbago sa reaksyon ng mukha ni Alvaro. Tila inaasahan niya nito sapagkat nung panong nakakalakad pa siya, madalas sa kumpanyang asawa niya upang dalawin siya. Subalit ngayon napagtanto niya ng kasinungalingan ang lahat ng iyon. Hindi niya alam kung may totoo pa ba sa lahat ng pinagsamahan nila. Bakit parang wala po kayong reaksyon sa mga iniulat ko patungkol sa asawa ninyo? Hindi maiwasang itanong ni Luisa sapagkat hindi ganito ang ekspresyon ng mukha ng taong pinagtataksala ng asawa. Meron bang mangyayari kapag nagalit ako? Tanong ni Alvaro saka pinaikot paharap ng mesa ang silang digulong na inuupuan niya. Magagawa mo bang sapakin ng lalaking yan para sa akin? Masyado pong maliit ang kamuo ko para maitapat sa mukha niya. Ibinaba ni Luisa ang tingin sa kanyang mga paa. Pero kaya ko namang sirain ng pagkalalaki niya. Nagpakawala na mahinang tawa si Alvaro bago hinawakan sa tenga ang tasa at tanghapin ang aroma ng binigay na tsaa. Isang linggo na nakalilipas at narito pa rin ang kanyang tagapag-alaga sa tabi niya. Patuloy pa rin siya inaasikaso nito at sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay lalo siya nagkakaroon ng lakas upang ipagpatuloy ang pagpapagaling niya sa kabila ng banta sa buhay niya. Senyor, meron po pala akong gustong sabihin sa inyo. Ani Luisa, kaya muling napatingin si Alvaro sa kanya. Naghihintay sa sunod na lalabas sa bibig niya. Tungkol po ito sa akin at kay Sebastian Lopez. Nagsalubong ang kilay ni Alvaro. Anong tungkol sa inyo? Humugot muna ito ng isang malalim na hininga bago sambitin ng mga salitang isang lingon niyang pinag-isipan kung nararapat bang ipaalam ang totoong relasyon nila ng taong isa ngayon sa kinamumuhian nila. Anak po ako ni Sebastian Lopez.
wika ni Luisa. Ako ang unang naging anak niya pero ibang aking ina, hindi si Zoraida. Namatay po ang aking ina nung pinanganak ako at iniwan ako sa bahay ampunan ko san mga madre po ang tumayong magulang ko sa 25 taon ko dito sa mundo. Ipagpatuloy mo. Seryosong wika ni Alvaro kaya yon ang ginawa ni Luisa. Ilahad niyang dahilan kung bakit siya pumasok sa mansyong ito at yun ay dahil sa kanyang ama. Ikinuwento rin niya ang pinagdaanan niya para lang mahanap ang lalaking umabandon na sa kanilang mag-ina na ngayon kinahihiya niyang tawaging ama. Kung ganon, ikaw palang panganay niyang anak. Wika ni Alvaro matapos marinig ang mga nilahad niya. Isang taon lang ang tanda mo kay Camila. Wala ka bang balak ipaalam yan sa kanila? Umiling si Luisa. Wala po akong balak. Hindi ko rin po gusto maging parte ng pamilyang merong kriminal. Isang kahiyan po yun para sa akin na pinalaki ng mga madre. Muli, gumuhit ang isa sa mukha ni Alvaro. Hindi niya inaasahan na maging ganito reaksyon ng dalaga sa mga ikinuwento nito sa kanya. Bakit po pala sa akin sinasabi ang bagay na yan? Para mas pagkatiwalaan niyo ako. Hindi maganda kung sa iba niyo pa malalaman ang tungkol doon at isipin niyo tinatraidor ko kayo. Kakampi niyo po ako dito, Senyor Alvaro. Pagputol ni Alvaro sa kanya. Alvaro nang itawag mo sa akin simula ngayon. Sapat na siguro yan para ipakita na meron akong tiwala sa iyo, Luisa. Tumangwa si Luisa. Nakakaasa po kayo sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa bawat haplos ng mga kamay ni Serio, init ang dinadala kay Camila na lumulutang sa alapap dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman tuwing umaga. Tanghali at gabi na sila'y magkasama. Kumakawala sa bibig nila ang tila. Musika na lalo nagpapagana sa pinagsasaluhang init ang dalawa. Mahal na mahal kita, Camila. Mahinang bigkas sa Serio sa tingin nito bago ang kanang kamay abala sa pagroromansa sa pagitan ng mga hita ni Camila na napapaigtad dahil sa kalitit kasi ang nararamdaman sa mga daliri ng lalaking nakapaibabaw sa kanya. Alvaro, kumawala ang isang pangalan sa bibig nito dahilan para matigilan sa Serio sa ginagawa nito. Anong sinabi mo? Irritabling tanong niya sa kamali sa ibabaw ni Camila. Tinawag mo ako sa pangalan ng asawa mo? Ano? Naupo si Camila. Bakas ang pagtataka sa biglang pagbabago ng hangin sa paligid nila. Tinawag kita sa ibang pangalan? Ganun na nga. Nagpakawala ng sarikasi kong tawa sa Serio. Saka naupo sa gilid ng kama. Ako ang kasama mo. Ibang lalaking nasa isip mo. Ayos yan. Teka, nagkakamali ka. Ako ang kasama mo. Serio, inawakan ni Camila ang braso nito pero upang iharap sa mukha niya. Walang ibig sabihin na rinig mo. Pasensya na, masyado ako maraming iniisip itong mga nagdang araw. At kasama doon ang lumpo na yon. Napabugas siya ng hangin. Serio, wala kang dapat ikabahala. Hindi ka siya iniisip dahil ikaw lang ang gusto ko. Sa katunayan, pinaproblema namin si Alvaro dahil mukhang bumalik na naman ang kagustuhan niya makapaglakad ulit. Nagsalubong ang kilay ni Serio. Anong ibig mong sabihin? Gusto niya ulit sumailalim sa rehabilitasyon kung saan unti-unti siyang sasanayin tumayo at makapaglakad ulit. Alam mo naman, di ba? Malaki pang chance ang gumana yung mga binti niya. Pero sinukuha niya agad ang sarili niya noon kaya pinatigil niya mga sessions niya. Napasuklay siya ng buhok gamit ang kanyang daliri. Buong akala ko, habang buhay niyang tatanggapin ang kalagayan niya pero mali pala ako. Gusto pa niya ulit sumubok, Serio? Isang malaking banta ang balitang yun. Hindi lang para sa nilang dalawa, kundi para na rin sa kanyang ina at ama. Hindi ni Camila alam ang gagawin oras sa dumating ang araw na makita niya nakakatayo na si Alvaro na walang kahit anong suporta sa katawan. Alam niyang matagal pang mangyayari yun, subalit ang ideya na iyon ay ang nagpadagundong ng takot sa kaba sa kanila. Oras na malaman ni Alvaro ang mga nangyayari sa relasyon nila, pati rin ang pinakaingatan nitong kumpanya. Bakit di tayo gumawa ng paraan para tuloy na siyang di makapaglakad? Ani Serio na may naisip na solusyon sa problema nila. Maganda kung maputulan siya ng binte para wala na talagang paraan para makapaglakad siya. Pwedeng di rin siya makabalik sa kumpanya dahil sa lalaan ng kalagayan niya. Serio, sinasabi mo bang gagawa tayo ng krimen para lang mangyari yon? Bakit hindi? Napasinghap siya. Imposible ang sinasabi mo. Ayoko, hindi ko kaya. Hindi naman tayo mismo ang gagawa eh. Pwede tayong kumuha ng tao para isagawa ang bagay ngayon, Camila. Lumapit si Serio sa kanya. Hinawakan na magkabilang peski niya. Hindi ba't gusto mong maging malaya? Gusto mo makawala sa kamay ng magulang mo na puppet lang ang turing sa'yo? Hindi mo naman mahal ang asawa mo kaya anong pabibigil sa'yo? Konsensya ko, wika ni Camila. Hindi ka kayanin ang konsensya kong gumawa ng ganong klaseng krimen, Serio. Oo, gusto ko makawala sa kamay ng magulang ko pero natatakot ako. Hindi mo naman kailangan matakot eh.
Nandito naman ako kay Mila. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron akong tiwala pero sa magulang ko, wala. Hindi mo alam ko anong kanilang gawin oras na malaman nilang tungkol sa atin. Alam mo naman, ako naging susilamarang makapasok sa buhay ni Alvaro, hindi ba? Imposibleng pakawalan nila ako. Doon, unti-unting lumuwag ang kamay ni Ceres sa pisngi ni Camila sapagkat naiintindihan niya ang kalagayan ng babaeng minamahal niya. Masyadong magulo at komplikado. Si Camila ay siya naging dahilan para makuha rin na si Bashar at Zoraida ang kasikatan, kayamanan at kapangyarihang meron sila ngayon. Ginamit si Camila ng magulang niya at pinakasal sa taong hindi naman niya mahal. Wala siyang magawa kundi ang sumunod sa lahat ng gusto nila. Kaya noong naaksidente si Alvaro at maging baldado, hindi niya maitatanging nakaramdam siya ng kasiyahan sapagkat akala niya makakalaya na siya pero hindi pa pala. Kailangan niyang masipakita ang pagmamahal at alaga sa asawa upang makuha lalo ang tiwala nito na ipahawak sa kanyang ama ang kumpanya na ay wala ng kaayusan. Habang ang kanyang ina ginagamit ang pangalan ni Alvaro upang makuha ang mga luho at magkaroon ng kapangyarihan at mapasakamay lang lahat ng ninanais nito. Magulang niya mismo ang pumutol ng kanyang pakpak upang hindi na siya makalipad. Nakalong na siya at magsagara at malaking mansyon. Marang niya ang buhay, lahat ng bagay na hilingin na kukuha maliban sa paglaya mula sa asawa na hindi niya kailanman minahal. Sa paningin ng iba, kataksiran ang ginagawa niya na pakikipagtalik sa hindi niya asawa. Ngunit para sa kanya ito lang paraan para makaramdam ang kanyang kalayaang hinahangad niya. Maligamgaman tubig na lumalabas mula sa hawak ni Luisa na pinaambon sa katawan ng lalaki nakaupo sa silya. Marahan niyang sinasabunan ng bawat parte ng katawan nito. Pilit binabaliwala ang titig ni Alvaro sa kanya na tila sinusundan ang bawat galaw niya. Hindi ni Luisa alam kung bakit siya ngayon nakakaramdam ng pagkailang. Gayong di naman ito ang unang pagkakataon na gawin niya ito sa pasyenteng inaalagaan. Tinigil niyang ginagawa matapos magbanlawan ang katawan nito ng tubig. Inangat niyang ulo tagdama ang kanilang mga mata. Sigundang lumipas bago niya maibuka ang bibig niya. Meron ba kayong gustong sabihin? Tanong Luisa sa kabinalik ang hawak niyang sabon sa lalagyan. Nagtataka lang ako dahil parang normal na sa iyo makakita ng hubad na katawan ng lalaki, wika ni Alvaro. Kung tamang pagkakatanda ko, itong unang beses na pumasok ka sa iyo ng trabaho. Sa katunayan, ng una kinakabahan ako, pero dahil parte ito ng trabaho ko, kailangan ko pong ipikit ang mga mata ko. Sagot ni Luisa sa kakinuang nakasabit na tuwalya para ipuna sa basang katawan ni Alvaro, pero natigilan siya nang hawakan ni Alvaro ang kamay niya. Kaya ko nang punasan ang katawan ko. Alito sa kakinuang tuwalya para idampi sa mukha papuntang leeg nito. Hindi maiwasang titigan ni Luisa ang mukha nito. Halos idampi sa mukha papuntang leeg nito. Isama na rin ang makapal at mahaba nitong buhok na lalang nagpapadilim sa itsura ni Alvaro. Ayos nang basa inyo ako sabihin kong ahitin natin ang bigot at balbas ninyo? Hindi na ni Luisa mapigilan ang sarili. Matagal na niyang gustong humingi ng permiso tungkol dito. Hindi ko naman po kayo pipilitan kung ayaw po ninyo. Ang gusto ko lang po sana maging maaliwalas ang itsura nyo na makakatulong din po para bumalik ang kumpiyansa ninyo. Napatitig naman si Alvaro sa sariling refleksyon sa salamin. Malaking pinagbago ng pisa kanyang pangangatawan, pati na rin ang itsura niya dahil sa ilang buwan niyang paglaban sa kalungkutan. Kaya mo ba? Tanong ni Alvaro kay Luisa na agad tumangot muli siya nilapitan upang gawin ang bagay na matagal na sana niyang ginawa. Pagkatulala at paghanga ang naramdaman Luisa sa mga oras na ito habang tinitingnan ang bagong itsura ni Alvaro. Maaliwala sa mukha nito, kitang-kita niya ang pagkakahubog ng panga na sinasabi mong perpekto. Ngayon lang din niya napansin na makakapal nitong kilay at mahabang palikmata na animay biniyayaan talaga. Hindi na rin natatakpan ng bigote ang labi kaya kitang-kita niya ang perpektong hugis nito. Binaba niya ang tingin sa lalagukan sa leeg nito na sa bawat paggalaw siya namang pagkawala ng paru-paro sa kanyang tiyan. Titig na titig ka, hindi ba magandang itsura ko? Tanong ni Alvaro habang nakatingin ng diretso sa dalaga. Pasensya na. Umiwas si Luisa ng tingin sa kapinagpag ang tuwalang ginamit ito bago isinampay. Naribago lang po ako pero bagay po sa inyo itsura ninyo. Maliwala sa po kayong tingnan. Hindi na kagaya noon na nakakatakot lapitan. Ngayon ba hindi na? Napangiwi si Luisa. Ganun pa rin po naman pero kahit papaano, nabawasan. Iwasan na lang siguro ang pagsalubong ng mga kilay nyo para hindi kayo katakutan. Ibinaling ni Alvaro ang tingin sa salamin na nasa kanyang harapan. Di man niya makita kung saan nagbago sapagkat bumalik lang dati ang itsura kung saan ang kumpiyansa sa sarili. Nakatayo at nakakapaglakad.
Yung mahaba niyang buhok, binabawasan na rin kay Luisa at di mapagkakailang gumaan ang pakiramdam niya dahil sa pagputol ng buhok niya. Alvaro, sa kauna-una ang pagkakataon, ngayon lang ni Alvaro narinig na tawagin siya ni Luisa sa pangalan niya. Yun tungkol sa plano niyong pagsiwalat sa katotohanan sa asawa at biyana ninyo. Ano pala ang kabuoang plano? Hindi niyo po kasi nababanggit sa akin kung paano, saan at kailan niyo gagawin ang bagay na iyon. Sa totoo lang, hindi kita gustong idamay dito dahil maruming maglaro sa Sebastian, ang iyong ama, pati na rin sa Zoraida na sunod-sunuran lang din sa asawa niya. Alam ko ang lahat ng mga katotohanan at kalokohang ginagawa nila sa kumpanya. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo para sabilitan siyang tanggalin sa posisyon na pinagsisihan kong pinagkatiwala ko sa kanya. Nang si Alvaro ay maging baldado, pinagkatiwala niya kay Sebastian ng kumpanya dahil buong akala niya mahahawakan ito ng maayos ang mga tungkuling iniwan niya, sabalit isa pa rin itong pagkakamali dahil maling binigay niya ang pinakamataas na posisyon para unti-unting bumagsak ang kumpanya at mga negosyo na pinangalagaan niya ng maraming taon. Kung gaano kasakim sa kapangyarihan sa Sebastian, ganon din to kaganit sa pera at yaman. Si Camila? Tanong ni Luisa. Anong pinaplano niyo sa kanya pati na rin sa lalaki niya? Hindi ko pa sigurado, wika ni Alvaro. Pero sinisiguro ko, pagbabayaran nila ang lahat ng katarantadong ginawa nila sa akin, sa kumpanya at dito sa pamamahay ko. Binalat na ng galit at sakit at pagkadismaya ang puso ni Alvaro na ang dahilan ay mga pinagkatiwalaang tao sa paligid niya. Subalit meron pa si Alvaro ang kinatatakutan at iyon ay ang dumating ang araw na hindi niya na makilala ang sarili dahil sa puot na nararamdaman niya. Magandang panahon ang bumungad kay Luisa paglabas sa bahay ampunan. Alas 7 pa lang na umaga pero direk ng araw sa gawi nila. Gising na rin ang batang nakapila sa labas para kumain ng kanilang umagahan. Aalis ka na? Maaga pa, Luisa. Napatingin siya sa likuran nang marinig ang boses ng madre. Nakapag umagahan ka na ba? Kumain ka muna. Nakapagkape na po ako, Sister Luna. Aniya, saka sinukpit sa kaliwang balikat ang bag na lagi niyang dala. Mauna na po ako, Luisa. Sandali lang. Pigil nito kaya huminto siya sa paglalakad. Lumapit na sa kaya, tinawakan ng pareho niyang kamay. Maraming salamat sa mga itinutulong mo dito. Malaking bagay ang binibigay mo pero sa totoo lang, di mo naman to kailangan gawin. Dahil alam ko may mga pangailangan ka pa rin para sa iyong sarili. Wala naman po kung ibang pinagkakagastasan, Sister Luna. Wika ni Luisa, saka isa pa, kabayaran na rin po to sa ginawa ninyong pagkupkup sa akin. 25 taon po ako naniraan dito sa bahay ampunan, kaya ganoon din po ang taong isusukli ko sa kaputihan ninyo. Bahagyang bumuka ang bibig ng madre. Hindi mo naman kailan sukrihan ng mga yun, Luisa. Sapat na sa akin makita kang lumaki na may takot sa Diyos. Isa pa, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong pumasok sa mga alkaras para lang makita ang iyong ama. Pwede kitang ipasok sa ibang trabaho kung gusto mo talaga. Masaya po ako sa trabaho ko. Numiti si Luisa para ipakita ang sensibilidad sa mukha niya. At hindi rin po siyang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa ginagawa ko. Kalimutan nyo lang po yung sinabi ko noon na gusto ko makilala at makasama ang aking ama. Nabalot ng pagtataka ang mukha ng madre. Subalit bago pa ito makapagtanong muli, nagpaalam na si Luisa ang aalis na upang pumasok sa trabaho at sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad. Sa gilid ng kalsada, may bigla ang humintong patrol sa gilid niya. At lumabas dito ang dalawang pulis para harangin siya. Ikaw ba si Luisa Olmeda? Tila maangas na tanong sa kanya ng isang polis. Ako nga ho, anong may tutulong ko sa inyo? Sabalit imbes sumagot ang mga ito, hinawakan ng kamay niya ng isang polis. Teka, ano bang ginagawa niyo? Ikaw ay aming inaaresto sa salang pagnanakaw sa mansyon ng mga Algaras. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin, maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. Patuloy sa pagbukas ng pulis ng karapatan niya, sabalit tila wala nang marinig pa si Luisa matapos sabihin ang kasalanan ng hindi niya naman niya ginawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!